nakita sa unang digmaang pandaigdig ang pag-usbong ng bagong panahon ng makabagong pakikidigma, sandata at mga kagamitang pandigma. Bilang tugon sa tila walang katiyakang kondisyon sa trench warfare at walang katapusang pagpatay sa napakaraming mga sundalo sa ibabaw ng no man's land. Isa na rito ang mga tangke na nakita ang unang paggamit nito sa aktual na labanan sa sagupaan sa pagitan ng mga British at German sa unang labanan sa Somme na matatagpuan sa bansang France. Umaga sa araw na ito noong 1916 sa labanan sa Fleurs-Carsley na bahagi ng labanan sa Somme, sa utos ng komendante ng mga puwersang British sa Somme na si Field Marshal Douglas Haig, ay pinasulong niya ang nasa 40 na malakaterpillar na bakal na halimaw sa ibabaw ng no man's land papunta sa hanay ng mga trench ng mga German. Nasopresa ang mga sundalong German sa dagundong ng makina ng malalaking bakal na halimaw na gumugulong papunta sa kanilang posisyon. Naging epektibong sandata ng mga British ang mga makabagong sasakyang pandigmang iyon at madali nitong sinagasaan at niyupi ang mga barbed wires at mga puno at nasasangga ang mga umuulan na bala ng mga takot na German habang pinapuputokan sila ng isang pares ng mga kanyon sa gilid ng mga tangke. Napalitan rin ng pagkadismaya ang paghanga ng mga British sa mga makabagong sandatang ito dahil marami sa kanila ang nabalahaw at hindi makakilos sa makapal na putik ng no man's land. Ang resulta, hindi nagustuhan ng mga opisyal ng British ang unang paggamit ng mga makabagong sandatang ito dahil hindi ito naging epektibo sa mga British na wasakin ang hanay ng mga kalabang German. Ang Mark I Battle Tank ang itinuturing na kauna-unahang tangking pandigma na ginamit sa isang aktwal na labanan. Nang matapos ang produksyon ng mga tangking ito, may haba ito na 10 metro, taas na 2.49 meters, lapad na 4.20 meters at tumitimbang ng 28 metrikong tonelada. Makapal rin ang bakal na armor nito at bawat pirasong bakal nito ay dinurugtong ang mga rivets. Upang madaling mapaandar ito sa bako-bakong daanan, ginagamit ang caterpillar truck sa halip ng mga regular na gulong. Armado rin ito ng tigiisang pares na Hotchkiss naval gun at Hotchkiss machine gun sa magkabilang gilid ng tangke. Pinapaandar rin ito ng hanggang 8 crew gamit ang petrol-powered engine. Noong September 6, 1916, matagumpay na nasubukan ang prototype ng Mark I. At dahil dito, agarang inutos ang maramihang produksyon ng mga tangke na kagaya nito. Ang tank o tangking tawag natin ngayon sa mga sasakyang pandigmang ito ay halaw sa codename ng proyektong British na gumawa ng mga sasakyang ito. Nakalaunan ay naging katawagan nito. Nabiguman ang unang bautismo sa apoy ng mga tangking iyon, patuloy na binago at nirevise ang disenyo nito para sa mas maging epektibo sa labanan. Gumaya na rin ang mga bansang France at Germany sa produksyon ng mga tangke na mas may magandang disenyo at katangian kaysa sa Mark Tank series ng Britanya. Nagbigay daan ang unang paggamit ng mga tangking pandigma sa pagbubukas ng bagong anyo ng pakikipagdigma na kalaunay naging sukatan ng lakas ng sandatahan ng isang bansa at nagpabago sa kasaysayan ng pakikipagdigma. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!